crazier than people. I'm gonna try to control the weather. Yeah, wait. It'd be a little difficult to make it rain, right? That would be something that only God can do, right? Because I'm gonna do something that God can't do. I'm not just gonna make it clear up. No. I'm gonna make it actually stop. What's up guys? Kamusta na po kayo lahat dyan? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Guys, welcome again sa another series na naman po ng editing tutorial. Ako po pala si Noel. And welcome again sa Terracast Pack Vlog. Guys, yung napanood nyo po kaninang scene, ayun po yung may rain scene ng Now You See Me Part 2. Guys, mapapanood nyo po siya sa Netflix. Guys, kung may Netflix po kayo dyan, i-search nyo lang po Now You See Me, bali part 1 and part 2 po yung movie na yan. Yung rain scene po guys, may kita nyo po siya sa part 2, kaya i-search nyo na at panoorin nyo po. Napakaganda po talaga yung movie na yan. So guys, na-inspire po ako na gayahin yan at gumawa po ako syempre ng version ko. What? So guys, bago po lahat, gusto ko lang po muli i-shoutout guys yung mga sumuport po sa amin itong fresh na premiere po namin na Mission Impossible inspired, yung jumping into car effect natin guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta, sumuport at nanood po namin premiere guys. And especially guys, I wanna say thank you also sa mga nag-leave po ng comment dyan. We really appreciate po talaga yung mga comment guys. And especially, thank you din po sa lahat po ng mga bagong mga kaibigan namin, sa lahat po ng mga pumindot ng red button dyan sa baba upang maging part po ng aming journey dito po sa Terracast Pack Vlog. So guys, syempre ito na naman po yung aking reminder, paulit-ulit kong nire-remind to guys. Bago po tayo mag-edit guys, kailangan i-video nyo po yung gusto nyo pong i-edit. What? Kasi, di ba, wala po kayong i-edit, wala po kayong ipapasok dito sa Power Director guys kung hindi po kayong mag-video. So tara guys, panoorin nyo po itong ating video clip na i-edit natin mamaya. So ito na po siya guys. Natin mamaya guys kung saan lalagyan na natin ng mga rain effect yan at doon na natin gagawin lahat yung papabagali natin yung ulan, ipapahinto. So dito guys, gagamit tayo ulit ng mga tools dito po sa Power Director, katulad po ng gagamit tayo ulit ng chroma key, diba? Kasi meron po tayong green screen diyan na effect doon po sa ulan guys. So natanggalin natin yung green na yan at gagamit tayo ulit dito ng speed para magkaroon tayo ng konting slow motion. Then gagamit tayo ulit dito ng transition guys. Then doon guys, pipili tayo ng kung ano yung mga magandang transition para maganda yung effect ng ating gagawin na pag-i-edit dito guys. Then gagamit tayo ulit dito ng split guys. I-adjust natin at ika-cut natin mga hindi natin kailangan na video clip. And especially, gagamit tayo ulit dito ng transform keyframe para po magkaroon ng movement yung ulan na gagawa natin ng effect guys. So mamaya makikita nyo rin yan dito sa ating pag-i-edit guys. At gagamit din tayo dito guys ng music. Yan, background music guys. Gagamit tayo ng background music para magkaroon po ng
ng sound effect yung gagawin natin na parang trick dun sa gagawin natin mamayang pag-i-edit, guys. So, marami rin po tayong mga tools na ginamit dito. Pero napaka-simple lang po nito. Kahit bata, kahit sino kayang gawin nito dahil napakasimple lang itong effect na to. Hindi katulad ng ginawa po niya si Eisenberg na talagang pagkagaling, diba? Nakikita niyo yung ulan, medyo gumagalaw pa. Yung professional po kasi yun. Tayo, ano lang po tayo, amateur lang. Still learning pa rin po. Kaya kung meron po kayo mga isasuggest dyan, guys, kung meron pa po kayo ituturo sa akin, guys, i-leave nyo lang po dyan sa baba upang mabasa ko po, guys, kung ano po yung mga techniques pa or trick na gusto nyo po i-share sa akin, guys. And especially sa mga disclaimer, diba? Hindi po tayo professional, guys. Hindi po ako professional. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. And kung ano lang po yung mga na-discover ko po sa Power Director, guys, yun lang din po yung gusto kong i-share sa inyo. Especially yung sa mga gumagamit din po ng application na Power Director dyan po sa inyong smartphone. So, still learning pa rin po, at I hope na itong video na to makatulong din sa inyo para magkaroon kung paano natin gamitin yung mga tools at para makagawa tayo ng mga tricks na ganito po. So tara, guys, let's start yung pag-i-edit po natin. Okay, guys, from here, i-click nyo lang po yung movie and music icon dyan sa gilid. Then, click recent. Guys, ibaba nyo lang po sa first layer ng ating editing section, guys, yung video clip na ginawa po natin. Then, i-double check lang po natin kung ito po ba yung video clip na ginawa natin. Kasi baka magkamali ka. Guys, from here, gusto ko lang po sa inyong ituro kung saan po natin pwedeng kunin or i-download yung green screen rain effect na pwede natin gamitin dito po sa ating ginagawang pag-i-edit, guys. So, dyan po sa home, guys, i-click nyo lang po yung movie and music icon dyan, guys. Yan. Kapag na-click nyo na po, i-click nyo naman po yung next, yung stock video. So, dyan po sa taas, may kita nyo po yung Shutterstock and Pixabay. I-click nyo lang po yung Pixabay, guys. Then, dun po sa search, i-type nyo lang po rain. Kapag na-type nyo na po, guys, lilitaw po dyan yung iba't ibang klase ng ulan, guys. Yan, hanggang mabasa kayo sa ulan. So, ito po yung una nating gagamitin na green screen rain effect. So, tingnan nyo po ito, guys. Yan. So, yan po yung ating unang gagamitin na So, para ma-download siya, i-click nyo lang po yung bilog na may plus sign dyan. Then, ma-download na siya. Then, i-search po natin ulit yung ating second na gagamitin na rain effect, guys. So, dito, guys, makikita nyo po yung pagkakaiba po ng una nating rain effect. Then, ito po yung second effect natin, guys. So, medyo bilog na po siya, guys. So, para mag-download po siya, guys, i-click nyo lang po ulit yung circle na may plus sign dyan. Yan. Then, madadownload na siya. So, yan po yung pwedeng i-offer sa atin ng Power Director, guys. Yung mga effect na free yan, guys. Kapag kasi nakapag-download na kayo nito na sa smartphone ninyo. So, free po siya. Wala po siyang CPR. Yeah! So, guys, balik na po tayo ulit sa pag-i-edit. Okay, guys, from here, i-click lang po natin yung overlay icon dyan po sa side. Kaya na-click na po natin yan, guys, isunod po natin i-click yung video, then isunod po natin i-click yung downloaded. Dito, guys, i-drop po natin yung first green screen rain effect po natin. I-adjust lang natin ito full screen, then palitan po natin ito sa pamamagitan po ng chroma key. I-click nyo lang po yung chroma key dyan sa baba, guys, then itapat nyo lang po yung pen dyan po sa green. Boom! Kung mapapansin nyo, guys, medyo may green pa po yung ulan natin dyan, guys. Para po mapalitan yan, guys, i-search lang po natin sa baba yung FX effect. Then, i-click nyo lang po yan, guys. Dyan nyo po makikita yung iba't ibang klaseng effect. I-click nyo lang po yung black and white. Then, ito po yung magiging result niya, guys. Yan, medyo pumuti po yung ulan natin dyan, guys. Nawala yung pagka-green.
So, konting review tayo dito. Then, gagamit tayo ng tools dyan po sa baba, yung tools na duplicate. I-click nyo lang po yung duplicate. So, i-duplicate natin yan hanggang ma-reach po natin yung sequence kung saan inangat ko po yung kamay ko. Hudyat na mag-i-slow motion na po yung ulan, guys. So, in-adjust lang natin yan, guys. Yan. From here, guys, bumalik ako doon sa overlay icon dyan sa side. Clinic ko po yung video. Then, clinic ko ulit yung downloaded. So, dito, guys, i-drop natin yung second na green screen rain effect po natin. So, in-adjust ko yung full screen. Then, screenshot. So, mamaya, guys, kaya tayo nagkaroon ng screenshot dito, guys. Dahil po mamaya gagamitin natin yan. So, for now, isisave lang po muna natin yan sa photo. So, pagkatapos natin ng screenshot, gagamit naman tayo ulit dito ng chroma key. Itapat lang natin ulit yung pen dyan sa green. Then, pagkatapos po natin gumamit ng chroma key dito, guys, yan, gagamit po tayo ng tools na speed, guys. I-click nyo lang po yung speed, then ibaba po natin yung level niya sa 0.30. So, i-check natin, guys, kung ano yung result. Yun. Ulan. So, pagkatapos yan, guys, itatiming lang natin, then gagamit tayo ng split. Pagka-split, guys, tanggalin natin yung hindi natin kailangan. And then, para po talaga makita yung ulan dito, gagamit tayo ulit ng FX effect. I-search po natin dito yung emboss. Talaga parang emboss na emboss yung ulan. I-click nyo lang po dyan yung emboss. Yan. Konting review. Yun. Medyo maganda na po yung effect natin dyan, guys. So, pagkatapos yan, dun po sa pinaka main layer natin, i-split po natin yan. Para pwede natin gawan ng transition. So, kung makikita nyo dyan, may maliit na square na may line sa gitna. I-click nyo lang po yan. Then, i-search nyo po sa baba, lifestyle. Then, i-click nyo po sa baba yung zip 01. Ibaba natin yung level sa 0.1, yung speed niya. Para ito po yung magiging result. Yan, parang medyo may flash. And then, puntahan natin, guys, ulit yung photo. So, dito natin i-drop yung kaninang in-screenshot natin, guys. Adjust natin into full screen. Yan. So, konting adjust pa para talaga magandang effect natin dyan mamaya, guys. Adjust, adjust. Kapag ka-okay na po tayo, guys, gamit tayo ulit ng chroma key dito. I-click nyo lang po yung chroma key. Then, itapat nyo lang po ulit yung pen dyan po sa green. Kung mapapansin nyo, medyo may pagka-green pa po yung ulan. So, mamaya papalitan natin yan gamit ulit ng FX effect. So, click lang natin yan. Then, dito guys, i-click lang po natin yung black and white. Yan. So, konting review. Yan. So, yan po yung slow motion. Then, ayan na po yung pagka-hintong ng ulan, guys. Yan. And then, dito na po tayo gagamit ng transform keyframe, guys, para po magkaroon ng movement yung pinahinto natin na ulan, guys. So, i-timing lang po natin yan, guys, gamit yung transform keyframe. So, i-click lang po natin isang beses. Then, hintay natin bumaba yung kamay ko. Yan, konting adjust lang po natin yan. Oh, no! Keyframe, adjust lang natin yung ulan, guys. Yan, sorry. Medyo nalaglag yung cellphone ko. Oh, kaya kung no! Nyo, guys, lumapit po yung ulan dyan po sa screen ninyo, guys. Yan. So, kapag ka-okay na, i-adjust lang natin ito, guys. Yan, adjust lang natin ulit dyan. I-timing lang po natin ulit yan, guys. Yan, dun sa pag-angat ng kamay ko ulit. So, i-timing lang natin, adjust lang natin, guys. Yan po yung sequence na inangat ko po yung aking kamay ulit. And then, yung pagbaba niyan, yun na po yung hudyat na bubuhos ulit yung ulan, guys. Okay! So, in-adjust lang natin yan ulit, guys. And then, bumalik tayo ulit dun sa video. Clinic po natin ulit yung downloaded. Then, ibababa lang po natin ulit dito yung first green screen na rain effect po natin, guys.
Then adjust natin into full screen. Then gamit tayo ng chroma key. Yan, click niyo lang po yung chroma key diyan sa baba. And then yung pen niya po itapat lang po natin ulit dun sa green. Then gamit tayo ulit ng FX effect. I-search natin yung black and white. Yan. So konting review. And then do sa first layer natin, split lang po natin 'yan. Then tanggalin na po natin yung hindi natin kailangan. Okay guys, pagkatapos po natin gamitin yung mga tools ng PowerDirector kanina guys, from here gagamit naman po tayo ng sound clips guys. So i-click niyo lang po yung movie and music icon diyan po sa gilid guys. Then i-click niyo po yung music. And then, isunod nyo po yung downloaded. Diyan po sa taas, guys, makikita nyo po yung music and yung sound clips, guys. Diyan po, makikita nyo po yung mga iba't iba mga sound clip. Then, dito, guys, ginamit ko po yung abstract noise, guys. Binaba po natin yan, guys, doon sa slow motion, guys. Then, clinic ko po yung fade in and fade out para po swabing-swabe yung pagpasok ng sound clips na to, guys. Then, i-split lang po natin yan, guys. I-exacto lang po natin siya dun sa movement ng slow motion guys. Then, i-check natin. Yun. So, dito naman po guys, dun sa paghinto ng ulan, bumalik tayo sa music, then bumalik tayo sa sound clips guys. Ginamit ko po dito guys yung transition 1. Yan. Ayan po yung transition 1 and then ayan po yung transition 2. Pero mas cool sa akin yung transition 1, kaya ito po yung ginamit ko po. I-check natin ulit guys. Yun guys, di ba? Saktong-sakto lang siya talaga sa mga movement na ginawa natin. So dito naman po guys, yan, dun sa paggalaw ng ulan guys. Bumalik tayo dun sa music, then dun sa sound clip guys. Ang ginamit ko dito, yung cinematic ghost choir. Oh no! May choir pala yung mga ghost ano. So dito guys, in-split lang po natin yan. Then tinanggal natin yung hindi natin kailangan na sound clip. Then tinaiming lang po natin yan guys. Yun, tinaiming natin hanggang sa bumaba yung kamay ko. Then clinic natin yung fade in fade out para swabing swabe. Yun, di ba? Sakto lang siya dun sa pagbaba ko ng kamay ko guys. And then in-split po natin ulit itong cinematic ghost choir na to guys. And then idadrag lang po natin ito doon sa sequence kung saan tinaas ko po yung kamay ko guys. Dito guys, itatiming lang po natin itong cinematic ghost choir na sound clip na to guys. And then split lang po natin yan guys. Then adjust lang natin ulit, i-timing lang po natin doon sa pag-angat ko ng kamay ko. And then split natin ulit to guys. Yan. Then tanggalin natin yung hindi natin kailangan. And then i-click lang po natin ulit yung fade in fade out guys. Yan, para swabbing swabe. Then i-check lang natin ulit. Yun, diba? So tinaiming lang po natin lahat yung sound clip na to para mabigyan lang po ng buhay yung mga slow motion, yung paghinto ng ulan at lalo na po yung paggalaw po ng ulan guys. Yun guys, so finally natapos na rin natin i-edit ito guys at sobrang dami kong sinabi dito. I hope na meron po kayo na-catch up ng konti guys, and especially I hope na meron kayo natutunan kung paano gamitin yung mga tools ng PowerDirector, and especially kung paano mag-input ng sound clips dito guys. Guys, I know na excited na rin kayo na makita yung outcome ng ating pag-edit, yung ala Jesse Eisenberg na pinahinto yung ulan dun sa movie na Now You See Me Part 2 guys. So tara, panoorin na natin ito guys. Thank you.
guys, so finally natapos na rin natin panoorin guys yung ginawa nating pag-i-edit, yung Controlling the Rain, inspired by the movie Now You See Me Part 2, kung saan ginawa ni Jesse Eisenberg na pinahintuyo ulan na ganyan guys. What? Yung napanood niyo po guys, yung po yung version ko naman. Yeah! So, sabihin, kachamba na naman po tayo. So guys, kung nagustuhan niyo po itong bagong series ng editing tutorial natin guys, huwag na po kayong maya na i-click yung like button dyan guys para naman ma-motivate pa ako ng gumawa ng mga editing tutorial na i-share para po sa inyo guys. Cool! Especially guys, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito po sa aming bahay, Terracas Pack Vlog, huwag na po kayong maya na i-click yung red button dyan sa baba at isabay nyo na rin po yung bell button para ma-notify po kayo sa lahat po ng mga bago po namin video. And especially guys, leave your best comment dyan po sa baba. At kung may mga suggestion, kung may mga gusto po kayong i-share sa akin about sa editing, i-leave nyo lang po yung comment nyo para po mabasa ko po at para mabalikan ko po kayo guys. And especially guys, maraming salamat po ulit sa mga bago po naming mga kaibigan dito po sa YTC guys. Sa lahat ng mga pumindot po ng red button dyan, maraming salamat po. Yun guys, so that's it for now. I hope na lagi po kayo mag-iingat dyan guys. Always follow all the protocol guys, especially yung pagiging malinis sa katawan. And lastly guys, wag na wag po kayong makakalimot na tumawag sa ating Panginoon. Always pray lang po. Always pray lang dahil in His perfect time, yung mga prayers nyo po, sasagutin niya rin po yan. So yun lang guys, maraming salamat po. Kita-kits again sa lahat ng mga bago po naming video. Ingat guys, God bless, we love you all. Bye-bye!